May mga nagsasabi na normal sa isang relasyon ang selos. Dito mo raw malalaman kung mahal ka talaga ng isang tao kapag nakaramdam siya ng selos sa ibang tao na nagiging malapit sa iyo. Ngunit lahat ng sobra ay masama. Magagawa mo bang manatili sa isang relasyon kung bawat galaw mo ay nabibigyan ng ibang kahulugan ng partner mo? Magagawa mo pa bang magtiwala kung ilang beses ka nang niloko? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Audrey. Selosa ako pero hindi ko po ito ipinagmamalaki. Gusto kong i-share ang kwento ko dahil alam ko na maraming kababaihan ang kagaya ko na over kong magselos. Gusto ko rin maging aware ang marami na hindi maganda ang sobrang pagiging selosa. Dahil isa ito sa magiging dahilan upang maging toxic ang inyong relationship ng taong mahal ninyo. Sa totoo lang ay hindi naman ako selosa dati. Siguro ay nagkaroon lamang ako ng trauma sa mga past relationship ko. Nagsimula ang lahat noon sa naging boyfriend ko noong college ako, Papa Dudut. Okay lang ang lahat sa simula pero after 4 months ay bigla siyang nakipag-break sa akin. Ang sabi niya, kailangan daw niyang mag-focus sa pag-aaral. Tinanggap ko yon kahit masakit. Kasi katanggap-tanggap ang reason niya. Hanggang isang araw ay nalaman ko na meron na siyang nililigawan. Nagalit ako noon kasi ang akala ko ay mag-focus siya sa pag-aaral. Pero bakit biglang may nililigawan ulit siya? Noong nagwo-work naman ako ay nagkaroon ulit ako ng boyfriend. Tumagal din kami ng 13 months. Ang naging problema ko naman sa kanya ay ang pagiging babaero niya. Kapag magkasama kami ay sobrang sweet niya pero kapag wala na ako sa tabi niya ay kung kani-kanino na siya nagiging sweet. Nang mabuksan ko pa ang messenger niya ay doon ko nga nalaman na ang dami niyang kachat at siya pa talaga ang nakipag-break sa akin noon. Sobra akong nasaktan sa mga nangyari na yon kaya sinabi ko sa sarili ko na ayoko nang pumasok sa isang relasyon. Dahil din sa ginawa ng pangalawa kong naging boyfriend ay bumaba na ang tiwala ko sa sarili ko. Feeling ko kasi ay hindi ako ganoon kaganda kaya naghanap pa siya ng iba. Parang hindi ako sapat sa kanya at merong kulang sa akin at hinanap niya yon sa ibang babae. Talagang nagkaroon ako ng trauma, Papa Dudut. Iniisip ko na baka kapag nagkaroon ulit ako ng boyfriend ay lolokohin lang ulit ako. O kaya ay ipagpapalit kapag nakakita sila ng mas better sa akin. 3 taon din akong naging single at kahit papaano ay masaya naman ako. May inggit nga lang akong nararamdaman kapag nakakakita ako ng masayang couple pero kapag naaalala ko ang ginawa sa akin ng mga naging jowa ko ay sinasabi ko sa sarili ko na maswerte pa rin ako kahit single ako kasi walang taong pwedeng manakit at manloko sa akin. Isa sa mga kinaiingitan kong couple ay ang best friend kong si Dora at ang boyfriend niyang si Eric. By the way, Becky po si Dora, Papa Dudut. Pa-girl siya. Nakakaingit kasi since college ay sila na. Alam ko naman na hindi perfect ang relationship nila. Kapag may problema sila, ay sa akin tumatakbo si Dora. Pero sa kabila ng lahat ng problema ang pinagdaanan nila, ay nananatili silang in a relationship. In all fairness, I never namang naglabas ng sama ng loob si Dora sa akin dahil nagloko si Eric. Madalas ay dahil lang sa meron silang tampuhan at hindi na pagkakasunduan. Si Dora ang naging daan para makilala ko si Ronan.
Isinama kasi ako ni Dora sa bahay ng family ni Eric dahil birthday ng lolo ni Eric noon. Wala naman daw akong gagawin kaya samahan ko na lamang siya. Doon naman ay nakilala ko si Ronan Papadudut. Mag-isa nga lang siya sa table habang kumakain noong unang beses ko siyang nakita. Gwapo siya at matangkad. Yung tipong unang tingin mo pa lamang sa kanya ay masasabi mo na nag-good boy siya. To be honest, nagkaroon agad ako ng crush sa kanya at panayang sulyap ko sa kanya noon. Napapansin na pala ni Dora na tinitingnan ko si Ronan kaya sinabi niya na makipagkilala kami kay Ronan. Ang sabi ko ay ayoko kasi nakakahiya pero pinaglihiyata sa encyclopedia ang mukha ni Dora sa sobrang kapal. Bigla niya akong hinila at dinala kay Ronan, ipinakilala ako ni Dora kay Ronan at ganoon din si Ronan sa akin. Nang makauwi na ako sa bahay ay nanghinayang ako kasi hindi ko man lang nagawang kunin ang number ni Ronan. Kaya tinanggap ko na yon na yun na ang una at huling pagkikita naming dalawa. Pero iba rin talaga si Dora Papadudut. Patulog na ako nang may sinensya sa akin na sa chat na cellphone number. Nang tanungin ko siya kung kaninong number yon ay tumalo ng puso ko nang sabihin niya na kay Ronan. Siya na raw ang kumuha para sa akin kasi ang bagal ko. Kulang na lang ay ipagpagawa ko ng ribulto si Dora sa harapan ng bahay namin dahil sa ginawa niya. Pero nahiya akong i-text o tawagan si Ronan kaya tinanong ko kay Dora kung ano ang buong pangalan ni Ronan at alam din pala niya. Pagkaalam ko ng buong pangalan ni Ronan ay sinearch ko siya sa Facebook at naglakas loob akong i-add siya. Makalipas nga ang dalawang araw ay inaccept na niya ako at doon na nag-start ang aming pag-chat. Para hindi mahaba ang kwento ay niligawan ako ni Ronan makalipas ang ilang buwan. Nahihiya pa nga siyang sabihin yon sa akin at nagpatulong pa talaga ito kay Eric para sabihin sa akin na gusto niyang manligaw. Umabot yata hanggang sa langit ang kilig ko nang nanligaw si Ronan sa akin. Kahit may gusto rin ako sa kanya ay medyo nagpakipot muna ako. Gusto ko rin kasi na makilala si Ronan. Gusto ko makasigurado kung hindi ba siya kagaya ng dalawa kong ex-boyfriend. That time ay naging sigurista na ako na hindi na ako maloloko. Very open si Ronan sa akin noong nagde-date pa lamang kami, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na magkaibigan pa rin sila ng ex-girlfriend niya dahil naging maayos ang breakup nila. Mutual decision daw nila ng ex niya na maghiwalay na sila dahil hindi na sila nag-grow. Normal ba yun? Friend mo ang ex mo? Super close ba kayo? Tanong ko kay Ronan. Hindi naman sobrang close, magkaibigan kasi ang family namin pero tanggap naman nila na wala na kami. Saka sobrang tagal na nung naging kami. College days pa. Tungkol naman sa first question mo, sa tingin ko ay normal lang yon pero depende pa rin sa kung paano kayo naghiwalay. Kung hindi naging okay ang breakup ninyo, hindi siguro kayo magiging magkaibigan, sagot ni Ronan. Naging open din ako kay Ronan. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari sa past relationship ko at ang takot na ibinigay nila sa akin. Inamin ko na medyo mahirap na sa akin na magtiwala sa lalaki. Ayoko mangako ng kahit na ano sa'yo, Audrey. Papatunayan ko na lang sa'yo na karapat-dapat ako sa'yo, ang sabi pa ni Ronan. Naramdaman ko ng time na yon na mahal talaga ako ni Ronan, Papa Dudut. Kahit medyo malayo ang bahay namin ay pinupuntahan niya ako. Nakilala na rin siya ng family ko bago pa maging kami. Sinagot ko si Ronan sa mismong birthday niya. Gusto ko kasi na maging memorable palalo para sa kanya ang araw na yon. Naluha pa nga si Ronan nang sabihin ko sa kanya na kami na. Ang totoo ay meron pa akong takot na pumasok sa isang relasyon pero ayoko nang pakawalan pa ang lalaking kagaya ni Ronan Papadudut.
Siya kasi yung klase ng lalaki na hindi ka mahihiyang ipakilala sa pamilya mo. Makadiyos siya dahil meron siyang pinupuntahang church every Friday. At simula nang maging kami ay kasama na niya ako palagi na magpunta doon. Wala din siyang bisyo, hindi nagiinom at hindi naninigarilyo. Hindi rin siya yung every weekend ay lumalabas kasama ang mga barkada niya. Trabaho at bahay lang talaga ang buhay niya. Minsan nga ay sinasabi ko sa kanya na lumabas naman siya kasama ang mga kaibigan niya. Aniya ay sumasama naman siya kung minsan sa mga ito. Pero mas gusto kasi talaga niya na ilaan ang rest day niya sa pagpapahinga niya, sa pamilya at syempre sa akin. Para kahit papaano ay ma-expose si Ronan ay inaaya ko siya kung minsan na magpunta kami sa beach. Nag-Baguio din kami noong first anniversary namin. Wala akong naging problema kay Ronan sa unang taon naming dalawa, Papa Dudut. Siguro iisipin ng iba na ang boring na magkaroon ng boyfriend na good boy kasi walang thrill. Pero para sa akin ay mas gugustuhin ko pang walang thrill na jowa basta alam ko na mahal ko. At mahal ako kesa doon sa puro thrill nga pero niloloko ka naman. At may ginagawang kababalaghan habang nakatalikod ka. Nagsimula ang problema sa relasyon namin nang mamatay ang mother ng ex-girlfriend ni Ronan na si Andrea. Isang gabi tumawag sa akin si Ronan at nagpaalam siya sa akin na pupunta siya sa bahay ni na Andrea. Dahil nakaburol na doon ang nanay nito. Pinayagan ko siya dahil tiwala ako sa boyfriend ko, Papa Dudut. Saka alam ko na magkaibigan na lamang talaga silang dalawa. Nang ilibing na ang mother ni Andrea ay inexpect ko na hindi na ulit sila magkikita pa ni Ronan. Pero isang araw ay tinatawagan ko si Ronan dahil gusto ko siyang papuntahin sa bahay. Birthday kasi noon ng tatay ko at gusto ko ay nandun siya. Dahil pamilya na ang touring namin sa kanya. Pero hindi ko siya makontak. Naka-offline din siya sa messenger niya at nag-alala tuloy ako sa kanya. Kasi baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Bandang tanghali ay tumawag si Ronan sa akin. Sinabi ko sa kanya na birthday ni tatay at gusto ko sana na pumunta siya sa bahay. Sorry Audrey ha, pero hindi kasi ako makakapunta. Medyo hindi pa rin okay si Andrea ngayon. Kailangan niya ng makakausap. Pakisabi na lang kay Tito na happy birthday, ang sabi ni Ronan. Ganun ba? O sige, okay lang. Disappointed kung wika. Hindi ka ba galit or nagtatampo? Tanong pa ni Ronan. Eh bakit naman ako magagalit? Mas kailangan ka ng friend mo kasi namatayan siya. Don't worry. Sasabihin ko kay tatay ang sinabi mo. Saka may next year pa naman. For sure ay nandun ka na sa birthday ni tatay. Turan ko. Hindi ko pinaramdam kay Ronan. Pero ang totoo ay masama ang loob ko, Papa Dudut. At kay Dora ko ikinuwento ang sama ng loob ko na yon. Don't tell me nagsiselos ka dun sa friend ni Rona na jowa niya before, tanong ni Dora sa akin. E paano hindi ako magsiselos? Sa tatlong gabi ng burol ng nanay ni Andrea hanggang sa libing ay nandun siya. Tapos sa isang araw na birthday ni tatay ay hindi siya pwedeng pumunta, dabog ko. Ayan mo na, nagluluksa pa rin kasi yata yung girlfriend mo, hindi ba? Saka sa tingin ko naman ay hindi gagawa ng kalokohan niyan si Ronan. Ang bait-bait niya kaya, pagtatanggol pa ni Dora kay Ronan. Sana nga Dora, sana'y hindi siya kagaya ng mga naging ex ko. At baka hindi ko na kayanin kapag this time ay naloko na naman ako, sambit ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, kung pagtatabihin kami ni Andrea, ay talagang mas maganda siya kumpara sa akin. Yung ganda niya ay simple lamang at hindi nakakasawa. Kaya naman ang malaman ko na kinocomfort ni Ronan si Andrea ay natakot ako na baka muling magliyab ang sparks nila sa isa't isa na nawala na. Para sa akin ay hindi malabong mangyari yon lalo na at minahal nila ang isa't isa dati.
Natatakot ako na mawala si Ronan sa akin kasi kung ako ang tatanungin, ay siya na ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Kaya panay ang dasal ko na sana ay huwag mawala si Ronan sa akin. At sana ay tuluyan ng maputol ang ugnayan nilang dalawa ni Andrea. Pagkatapos ng isang buwan ay naging okay na ulit ang aming relasyong dalawa ni Ronan, Papa Dudut. Hindi na nagpapaalam si Ronan sa akin na makikipagkita siya kay Andrea. Kilala ko kasi si Ronan, lahat ay sinasabi niya sa akin. Palagi siyang nag-a-update sa akin ng mga ganap niya sa buhay. Kahit nga ang pagpunta lang niya sa tindahan ay pinapaalam pa niya sa akin. Siguro'y ganun si Ronan dahil alam niya na ang pinagdaanan ko sa mga ex ko. Alam niya na meron pa rin akong trauma at madaling mawala ang tiwala ko. Nakakatuwa lang na naiintindihan niya kapag may mga pagkakataon na sobra akong matanong. Palagi namang sinasagot ni Ronan ang mga tanong ko hanggang sa maging kampante at kalmado na ako. Talagang masasabi ko na alam na ni Ronan kung paano ako i-handle at sobrang tiyaga niya sa akin, Papa Dudut. Isang araw habang magkasama kami ni Ronan sa bahay at nanonood kami ng isang TV series, ay napansin ko na nakatutok siya sa phone niya at nag-i-scroll sa news feed sa Facebook. Hindi niya alam na nakatingin ako sa phone niya at nakita ko na pinusuan niya ang profile picture ni Andrea. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng selos sa ginawa niyang yon. Bigla tuloy akong nawala sa mood at pinatay ko na ang TV. Bakit po pinatay ang TV? Ang nagtatakang tanong ni Ronan. Hindi ka naman nanonood eh. Ikaw ang nagsabi na maganda ang series na yan tapos nakatuto ka lang sa phone mo. Malamig kong tugon. Napanood ko pa kasi ang episode na yan, ang sabi pa ni Ronan. Kahit na, ngayon na nga lang ulit tayo nagkita tapos sa phone pa ang hawak mo palagi. Nakita ko pa na pinusuan mo ang picture ni Andrea. Ang sabi ko sabay irap. May mali ba sa ginawa kong pag-react sa picture ng kaibigan ko? Tanong ni Ronan. Kaibigan mo na ex-girlfriend mo, may I remind you? Saka sa dami ng reaction, puso pa talaga. Mamaya ay bigyan pa niya ng ibang kahulugan yun. Turan ko. Audrey, wala na sa amin ni Andrea ang ganun. Kahit siya ay nag-heart din sa post ko pero wala lang sa akin kasi magkaibigan na lang kami. Akala ko ba tanggap mo na magkaibigan kami ni Andrea? Ano ba nangyayari sa'yo? Hanggang ngayon ba wala ka pa rin tiwala sa akin? Tanong ni Ronan. May tiwala ako sa iyo pero kay Andrea wala. Hindi ko siya kilala ng sobra. Baka mamaya ay gusto pala niya makipagbalikan sa iyo. Kaya hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin kayo. Ang sabi ko. Ipinaliwanag sa akin ni Ronan na never na silang magkakabalikan ni Andrea dahil ako na ang mahal niya. Matagal na raw silang wala ni Andrea. At kung may balikan na mangyayari sana raw ay dati pa. Sinabi rin sa akin ni Rona na noong huling beses na nagkwentuhan sila ni Andrea ay sinabi nito sa kanya na meron ditong nanliligaw at balak na nitong sagutin yung nanliligaw dito. Hindi ko alam kung totoo ba yon o sinabi lang yon ni Rona para kumalma ako. Ang bilis ko rin kasing matakot at magselos ng time na yon dahil sa mga nangyari sa past relationship ko, Papa Dudut. Tumahimik muna si Ronan at hinintay niya na kumalma ako. Maya-maya ay nagsorry siya sa akin at sinabi niyang sorry kung hindi ko nagustuhan ang pag-heart react niya sa picture ni Andrea. Medyo nakonsensya naman ako kasi feeling ko ay naging OA ako sa reaksyon na naggalit ako kay Ronan dahil sa sibling pag-react niya sa picture ng ex niya. Kung tutusin kasi ay lahat ginagawa ni Ronan para hindi ako makaramdam ng selos at insecurity. Palagi niyang hina-heart ang mga picture ko sa Facebook at nagko-comment pa siya ng mga ang ganda-ganda ko at ang swerte niya kasi ako ang girlfriend niya. Pero ang hirap din talaga
na meron kang trauma sa past relationship mo, Papa Dudut. Yung gusto mong pagkatiwalaan ng partner mo pero palagi kang may duda sa mga galaw niya kahit wala naman siyang ginagawang masama o pagkakamali. Ganon ang nangyari sa akin kay Ronan, lalo na at kaibigan niya ang ex-girlfriend niya. Kung minsan pa nga ay nagkakaroon ako ng fake scenario sa utak ko na paano kung nagkikita pala sila nang hindi ko alam. Nasa isang lugar lang sila kaya paano kung araw-araw na nagpupunta si Ronan sa bahay ni na Andrea. Paano kung isang araw ay kausapin ako ni Ronan at sabihin niya na si Andrea pala talaga ang mahal niya? Sa totoo lang, nakakabaliw ang mga pag-iisip na yon, Papa Dudut. Ayoko mag-isip ng hindi maganda kay Ronan dahil nakikita ko ang sobrang effort niya para mawala ang trauma ko at hindi ako mag-isip ng kung ano-ano. Pero parang kulang pa rin yon para sa akin. Dahil sa hindi ko na talaga alam ang gagawin ko ay kinausap ko na si Dora at sinabi ko sa kanya ang lahat, Papa Dudut. Alam mo, sa kakaselos mo na yon sa ex ni Ronan, baka mamaya ay maging ex ka na rin. Girl, kalmahin mo lang. Oo, mabait si Ronan pero kahit pinakmabait na tayo ay meron ding sukdulan yun. Huwag mong hintay na mapuno si Ronan sa'yo at iwalayan ka niya, ang sabi ni Dora sa akin. Dahil kasi sa natatakot ako na baka meron siyang ginagawa behind my back. Leche kasi yung mga ex ko. Sila ang dapat sisihin kung bakit ganito ko mag-isip ngayon. Himuto ko, Papa Dudut. Okay, fine. May trauma ka pero it does not mean na mangyayari ulit yung nangyari sa'yo sa mga ex mo. Paano ka magiging happy sa relationship ninyo ni Ronan kung palagi ka nag-iisip ng may ginagawa siya? Sabi nga hanggang walang ebidensya, inosente ang isang tao, ang sabi pa ni Dora. Tinandaan ko ang mga sinabi sa akin ni Dora, Papa Dudut. Natakot din kasi ako sa sinabi niya na baka sa kakaselos ko ay maging ex na rin ako. Ayoko naman na humantong kami ni Ronan sa ganon, lalo na at siya na ang gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Kaya simula sa araw na yon ay nilagay ko sa utak ko na hindi na dapat ako magselos kay Andrea. Past na siya at ako na ang present. Ako na ang mahal ni Ronan at hindi na si Andrea. Pagkagising ko at bago matulog ay ganon ang palagi kong iniisip. Para maset na kaagad ang utak ko na wala akong dapat na ikatakot na ipagpapalit ako ni Ronan sa ex niya. Medyo naging effective naman yon dahil kahit papaano ay nabawasan na ang pag-iisip ko. Saka patuloy pa rin namang nag-i-effort si Ronan na ipakita at iparamdam sa akin na wala akong dapat na ipangamba dahil ako lamang ang mahal niya. Isang araw ay tumawag sa akin si Ronan para magpaalam sa akin na meron siyang pupuntahan na outing. Mga college friends daw ang kasama niya at matagal na silang hindi nagkikita. Pinayagan ko naman siya kaya lang ay naalala ko na same school nga pala sila ni Andrea noong college sila. Kaya nagkaroon ako ng hinala na kasama doon si Andrea. Ronan, pwede ba akong sumama sa outing ninyo? Tanong ko. Pwede naman para makilala mo rin ang mga friends ko noong high school. Pero ready ka ba sa weekend na yon? Ang sabi ni Ronan. Wala naman akong pasok every weekend kaya pwede ako, ang sabi ko. Alam ko na time yon ni Ronan na mag-enjoy nang wala ako pero bigla akong inatake ng selos. Dahil ang hinala ko ay nandoon si Andrea. Hinala ko lang naman yon at hindi na ako nagtanong kay Ronan kung kasama ba si Andrea. At baka sabihin niya ay sasama lamang ako kasi alam ko na nandoon ang ex niya. Baka mamaya ay magkaroon pa sila ng moment doon together. Siyempre kabogera ako, Papa Dudut. Pinaghandaan ko ang outing na yon dahil gusto kong magpasabog. Hindi ng bomba kundi ng kagandahan at kaseksihan ko. Nagpasama ako kay Dora sa pagbili ng two-piece swimsuit. Siya kasi ang magaling sa ganon kaya kailangan ko talaga ng tulong niya.
Sinamahan naman ako ni Dora at tatlong pares ng two-piece na swimsuit ang nabili ko sa mall. Ano bang meron at bumili ka ng swimsuit? Tatlong pares pa talaga. May photoshoot ka ba para sa sexy magazine o sasali ka na sa Miss Universe? Tanong ni Dora sa akin habang naghihintay kami ng masasakyang jeep pa uwi. Wala naman. Gusto lang ay ganyan ang suot ko kapag maglalaba. Hindi ka ba nag-iisip, malamang may pupuntahan akong outing sa beach? Tugon ko. Pasama naman ako. Para magamit ko yung binili kong teabag last year. Turan pa ni Dora. Naku, hindi pwede. Mga college friends ni Rona nang kasama. Hindi nga sana ako sasama pero feeling ko, nandun yung si Andrea. Hindi ako papayag na mas solo niya si Ronan. Overnight yon kaya baka kung ano pa ang mangyari, turan ko. Hindi pa rin ba tayo tapos sa Andrea na yan? Naku ha, akala ko ba hindi ka na nagsiselo sa girl na yon? Tanong pa ni Dora. Hindi na nga, pero mas mabuti na nandun ako, wika ko. Yun nga lang, mali ako sa akala ko na kasama ni Ronan sa outing si Andrea. Hindi pala siya kasama. Halos puro lalaki ang kasama ni Ronan at apat lang kami na babae. Ganun pa man ay natuwa ako kasi very proud si Ronan na ipakilala niya ako sa mga college friends niya bilang girlfriend niya. Nagamit ko pa rin naman ang mga swimsuit na binili ko. Sayang din kasi yon. Hinugot ko pa sa savings ko ang perang pinambili ko ng mga yon. Overnight lang naman ang outing. Talagang nagbonding lang sina Ronan at ang mga kaibigan niya noong college. Pagsapit ng gabi after ng dinner ay nagkasundo sila na mag-inuman. Nakisali na rin ako kahit na hindi talaga ako umiinom kasi baka sabihin nila na ang KJ ko. Nakakatatlong tagay pa lamang ako ay na-feel ko na ang pagkahilo. Bumulong ako kay Ronan na kailangan ko ng matulog dahil sa nahihilo na talaga ako. Pumayag naman siya kaya nagpaalam na ako sa mga kaibigan ni Ronan. Tent lang ang tulugan namin noon. Nasa katabi lang yon ang lamesa kung saan sila nagiinom. Nakaidlip naman ako ng saglit. Siguro mga 30 minutes din yon. Babalik na sana ako sa pagtulog nang marinig ko ang usapan ni Ronan sa labas ng tent. Tungkol yon kay Andrea at kay Ronan. Akala yata kasi nila ay tulog na ako. Sabi ng isang lalaki ay sayang daw kasi hindi nakapunta si Andrea para daw nagharap ang past at present ni Ronan. Ang sabi naman ni Ronan ay nagkaharap na kami ni Andrea at wala naman naging problema dahil friends naman sila ni Andrea. Nairita lamang ako sa sinabi ng isang lalaki na mas maganda daw si Andrea kesa sa akin. Ipinagtanggol naman ako ni Ronan at Ania. Ako raw ang pinakamagandang babae para sa kanya. Ang dami pa nalang sinabi na pabor kay Andrea, Papa Dudut. Hanggang sa naiyak na lamang ako kasi feeling ko ay talagang mas gusto ng mga kaibigan ni Ronan si Andrea kesa sa akin para kay Ronan. Gusto ko na nga sanang lumabas noon ng tent para mapahiya sila pero ako na ang inunahan ng hiya na gawin yon. Hindi natuloy ako nakabalik pa sa pagtulog dahil sa mga usapan nila, Papa Dudut. Mas lumala tuloy ang insecurity ko sa katawan at ang selos ko kay Andrea. Naisip ko rin na baka pinupush nila si Ronan na balikan si Andrea at gawin yon ni Ronan. Ano ba kasing laban ko kay Andrea? Mas maganda naman talaga siya sa akin, Papa Dudut. Pagkatapos ng inuman ni Ronan ay gising pa rin ako. Nang pumasok si Ronan sa tent at tumabi sa akin ay nagkunwari akong tulog. Niyakap niya ako mula sa likuran ko at kinis ako sa likod ng ulo ko at sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na feel ang sincerity sa mga sinabing yon ni Ronan sa akin. Sobra talaga akong naapektuhan sa mga narinig kong pag-uusap nila ng mga college friends niya, Papa Dudut. The next day ay umalis na rin kami sa beach na yon. Siyempre nakipagplastika na ako sa mga kaibigan ni Ronan. At sinabi ko na sobra akong nag-enjoy sa company nila. Wala silang kaalam-alam na narinig ko ang pinag-usapan nila noong isang gabi.
Kung alam lang nila sana ang naging epekto noon sa akin, Papa Dudut. Sa biyahe pahuwi ay tahimik ako at kahit na anong salita ni Ronan ay hindi ako nagsasalita. Puro tanggong at iling lamang ako. Inihatid ako ni Ronan sa bahay at pumasok pa siya sa bahay namin. Sinabi ko sa kanya na umuwi na siya at alam kong kagaya ko ay pagod din siya. Pero hindi muna siya umalis at nakipag-usap pa siya sa akin. May problema ka ba, Audrey? Bago tayo umalis sa beach resort ay masaya ka pa. Tapos sa biyahe ang tahimik mo na. Ang sabi pa ni Ronan. Wala. Pagod lang ako at gusto ko na magpahinga. Sige na, umuwi ka na. Pasimple kong taboy kay Ronan. Sure ka ba? Parang iba kasi ang tingin ko sa'yo. Parang may hindi ka sinasabi sa akin. Pilit pa niya. Wala talaga. Pagod lang ako. Giit ko at ngumiti pa ako sa kanya para hindi na niya isipin na meron akong dinadamdam ng time na yon. Kinabukasan ay nakita ko sa Facebook ni Ronan ang mga nakatag na pictures sa kanya ng isa niyang kaibigan na kasama namin sa outing. Binasa ko ang mga comment at may mga nabasa ako na hindi ko nagustuhan. May nagtag sa comment kay Andrea at sinabi na sayang at wala ito kasi nandun si Ronan. Naghaha-react doon sina Andrea at Ronan. May isa pang nag-comment na sana raw ay magkabalikan na sina Andrea at Ronan kasi silang dalawa talaga ang bagay. Uminit na ang dugo ko, Papa Dudut, para sa akin ay napaka-insensitive ng mga kaibigan ni Ronan para mag-comment ng ganon. Imposible kasi na hindi nila alam na may girlfriend na si Ronan dahil ang picture naming dalawa ang profile picture ni Ronan sa Facebook niya. Sa inis ko ay in-screenshot ko ang comment na yon at sinend ko sa messenger ni Ronan. Sinabi ko sa chat na sobrang insensitive ng mga kaibigan niya para mag-comment ng ganon. Pagkatapos masin ni Ronan ang chat ko ay tinawagan niya ako. Nagbibiro lang ang mga yon. Huwag mo na lang seryosohin ang sabi ni Ronan sa akin. Kung biro yon pues para sa akin ay hindi nakakatawang biro yon. Hindi pa rin ba sila nakaka-move on na wala na kayo ni Andrea? O baka naman kasi alam nila na may pag-asa pa kayo na magkabalikan kasi magkaibigan pa rin kayo hanggang ngayon? Ang naiinis kong sabi. Audrey, hindi ko na alam kung saan ang gagaling yung mga sinasabi mo. Hindi porket friends pa rin kami ni Andrea ay magkakabalikan pa kami. Maganda lang talaga ang pinagsamahan naming dalawa at alam namin na mas okay kung magkaibigan kami kesa sa magkasintahan. Paliwanag pa ni Ronan. Saka akala mo ba ay hindi ko narinig yung pinagsasabi ng mga kaibigan mo nung nagiinuman kayo? Narinig ko ang lahat at mas gusto talaga nila si Andrea para sa'yo. Gusto nila na magkabalikan kayong dalawa. Alos maiyak na ako ng time na yon sa sobrang sama ng loob, Papa Dudut. Sabihin na nating mas gusto nga nila si Andrea para sa akin. Ako ba tinanong mo kung gusto ko si Andrea na maging girlfriend? May magagawa ba sila kung kaibigan na lang talaga ang turing ko kay Andrea? Dahil ikaw na ang mahal ko at gusto kong pakasalan? Ang sabi pa ni Ronan. Natahimik ako sa mga sinabi na yon ni Ronan, Papa Dudut. Aaminin ko na kinilig ako pero sa pagkakataong kasing yon ay mas nangibabaw sa akin ng selos na nararamdaman ko para kay Andrea. Sinabi ko na laman kay Ronan na saka na lamang kami mag-usap kapag malamig na ang ulo ko. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ni Ronan na mag-out sa trabaho ko ay pupuntahan niya ako sa bahay. May dala pa siyang bulaklak para sa akin. Nag-sorry siya sa akin dahil sa mga nasabi ng mga kaibigan niya. Ang sabi ko naman ay wala siyang dapat na ihingi ng sorry. Dahil narinig ko na na ipinagtanggol niya ako sa mga ito. Iginiit ni Ronan na wala akong dapat na ikatakot sa pagkakaibigan nila ni Andrea. Pero kung ang magpapawala raw ng selos ko ay ang layuan si Andrea ay handa niya yung gawin para sa akin. Hindi mo naman yung kailangang gawin. Ang nakokonsensya kong sabi. Hindi, Audrey.
Alam ko na hanggang magkaibigan kami ni Andrea ay magsiselos ka pa rin sa kanya. Kahit na wala namang dapat na ikaselos. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. May trauma ka pa rin dahil sa mga past relationship mo. Maintindihan naman ako ni Andrea sa gagawin kong ito, ang sabi pa ni Ronan. Hindi na lamang ako nakapagsalita sa mga sinabing yon ni Ronan. Hindi ko ini-expect na aabot si Ronan sa ganong desisyon dahil lang sa pagsiselos ko sa kaibigan niya na ex niya. To be honest, nakukonsensya ako. Pero may part pa rin sa puso ko na masaya kasi alam kong hindi na magkikita sina Ronan at Andrea. Siguro kapag nangyari yon ay hindi na talaga ako magsiselos at magkakaroon ako ng peace of mind. Umasa talaga ako sa sinabi ni Ronan na hindi na ito makikipagbalikan kay Andrea. Pinatunayan naman niya yon sa akin kasi may screenshot siya sa naging chat nila ni Andrea. Ipinaliwanag ni Ronan kay Andrea na hindi ako komportable sa friendship nila. Kaya kailangan na ni Ronan na dumistansya kay Andrea. Ang sagot naman ni Andrea ay nauunawaan niya ako dahil babae din siya. Dahil nga raw noong nagka-girlfriend na si Ronan ay siya na ang mismong dumistansya. Mas lalo tuloy lumala ang konsensya na nararamdaman ko. Kasi alam ko na ako ang dahilan kung bakit nawala ang friendship nilang dalawa na matagal ng panahon simula noong nabuo. Hanggang isang araw ay kinausap ko si Dora tungkol sa bagay na yon. Sinabi ko na nagigilty ako kasi nag-friendship over na si Ronan at Andrea nang dahil sa pagsiselos ko. Ano pa bang nilulungkot-lungkot mo? Eh hindi ba yan naman talaga ang gusto mo, ang mawala si Andrea sa eksena? Bakit sinasabi mo nagigilty ka? Tanong pa ni Dora. Eh kasi parang lumalabas na ako ang kontrabida sa kanilang dalawa. Biruin mo ha, magkaibigan sila ng ilang taon tapos nang dahil lang sa akin ay nawala yon. Malungkot kong wika. Ay nako Audrey, sobrang gulo mo. Mas magulo ka pa sa buhok, sa down under ko. Basta maging happy ka na lang at mag-focus ka sa inyo ni Ronan. Sinasabi ko sa iyo girl, ayusin mo na kasi. Baka kapag ikaw nagselos pa niyan ay iwanan ka na talaga ni Ronan. May himig ng pananakot na sabi pa ni Dora. Tama rin naman si Dora, Papa Dudut. Kahit ako ay naguguluhan din sa sarili ko. Dati gusto kong layuan ni Ronan si Andrea. Tapos nang mangyari yon ay nakonsensya naman ako. Ewan ko ba sa sarili ko. Kahit ako minsan ay hindi ko na maintindihan ang sarili ko, Papa Dudut. Naging okay naman na kami ni Ronan pagkatapos noon. Hindi na ako nag-iisip na baka nag-uusap pa sila ni Andrea kaya panatag na ang aking kalooban. Wala rin nagbago kay Ronan. Wala siyang panunumbat sa akin sa paglayo niya kay Andrea dahil sabi nga niya ay gagawin niya ang lahat para lang magtiwala ako ng buo sa kanya at hindi siya kagaya ng mga ex ko na niloko lamang ako. Nakikita ko naman yon sa gawa ni Ronan at sa mga sanita niya. Hindi siya yung klase ng tao na puro salita lang pero wala namang gawa. Pero nasira na naman ang peace of mind ko nang isang araw ay wala akong magawa sa bahay. 2 months na rin simula nang sabihin sa akin ni Ronan na lalayuan na niya si Andrea. Dahil sa wala akong magawa ay naisipan kong i-check ang Facebook profile ni Andrea. Puro pictures ni Andrea ang nasa unahan ng feed niya. At ang nagpakaba sa akin ay ang shared post ni Andrea tungkol sa ex. Ang thought ng post niya ay may mga ex daw talaga na kahit nawala na kayo ay mananatili pa rin sa puso mo. Nang mabasa ko yon ay nag-overthink na naman ako. Kung ano-anong bagay na naman ang pumasok sa utak ko. Friends pa rin kasi si Ronan at Andrea sa Facebook kaya naiisip ko na baka nagchat-chat pa rin silang dalawa. Kating-kating na akong i-chat si Rona ng time na yon pero naisip ko na mas maganda kung personal kong sabihin yon sa kanya. Pupunta kasi si Ronan sa bahay namin kasi susunduin niya ako. May date kasi kami ng araw na yon. Pagdating ni Ronan sa bahay ay nagtaka siya kung bakit hindi pa ako nakabihes.
Sinabi ko na nawala na ako ng ganang lumabas. Pero may mga kailangan akong itanong sa kanya. Pumasok kaming dalawa sa kwarto ko para meron kaming privacy. Ipinakita ko sa kanya ang shared post ni Andrea at tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin noon. Ang sabi ni Ronan ay hindi niya alam at hindi rin niya kontrol ang mga isishare ni Andrea sa social media nito. Umamin ka nga sa akin, Ronan. Nagkikita o nag-uusap pa rin ba kayo ni Andrea? Palabas mo lang ba na nalalayuan mo siya para hindi ko kayo pagdudahan? Diretso kong tanong. Hindi na. Ang huling chat namin ay yung in-screenshot ko tapos sinan ko sa'yo. After noon ay hindi na kami nagkita at nag-uusap pa. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na merong namamagitan sa amin dalawa ni Andrea? Nagdadamdam na sabi pa ni Ronan. Yung totoo, oo, dahil sa post na yun ng ex mo. Hindi naman siya magpo-post ng ganyan kung walang something sa inyong dalawa. Saka ikaw lang naman ang ex niya na naging kaibigan niya kaya alam kong ikaw ang tinutukoy niya sa post na yon. Kung ako ang tinutukoy niya, eh ano naman? Mababago ba noon ang nararamdaman ko para sa iyo? Hindi ba hindi naman? Sagot pa ni Ronan. Saka bakit friends pa rin kayo sa Facebook? Akala ko ba lalayuan mo na? Turan ko. Okay, gusto mong i-unfriend ko siya? O mas okay yata na i-block ko na lang? Medyo mataas na ang boses ni Ronan at nararamdaman ko na napipiko na siya sa akin. Pero pinigilan lang niya ang kanyang sarili. Ipinakita ni Ronan sa akin ang chat history nila ni Andrea at nalaman kong nagsasabi siya ng katotohanan. Pati ang mga text message at call history sa phone niya ay nakita ko rin at wala akong nakitang tinext at tinawagan niya si Andrea. Sa harapan ko rin mismo ay blinak na niya si Andrea sa Facebook at sa Messenger. Nagulat ako nang biglang lumuha si Ronan. First time ko siyang nakitang ganon, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na naiintindihan niya ako kung bakit ganon ako kasi losa kay Andrea dahil sa mga na-experience ko sa mga naging ex ko. Pero sana raw ay maramdaman ko man lang na ginagawa naman niya ang lahat para hindi ako magduda sa kanya. May mga bagay na raw siyang sinasakripisyo para sa akin kaya sana raw ay huwag na akong mag-isip ng masama sa kanya. Tao din daw siya na nasasagad. At ayaw niyang dumating ang time na mas piliin niya na maghiwalay kami kasi hindi na niya kayang i-handle ang pagiging selosa ko. Pakiramdam ko ay may malaking batong pumukpok sa ulo ko sa mga sinabi ni Ronan, Papa Dudut. Natakot ako na baka naisip na ni Ronan na makipaghiwalay sa akin dahil sa pagiging selosa ko. Bago umalis ng bahay si Ronan ay sinabi niya na mag-isip-isip muna kaming dalawa kung magpapatuloy pa ba kami. O hindi na at talagang yon ang nagbigay ng takot sa akin. Until now ay hindi pa rin kami nakakapag-usap ni Ronan tungkol sa magiging desisyon namin para sa aming relasyon. Pero araw-araw pa rin niya akong chinachat at sinasabihan na mahal niya ako o Papa Dudut. Mahal na mahal ko rin po si Ronan at ayoko mawala siya sa akin. Wala akong ibang hinihiling kundi ang maging masaya at maayos na lamang ang pagsasama namin ni Ronan. Kaya lang ang hirap talaga kapag may mga taong umubos na ng tiwala mo sa pag-ibig. Dahil kahit na may matino at tapat na taong dumating sa iyo, pakiramdam mo ay palaging lolokohin ka rin niya. Lubos na nagmamahal, Audrey. Karamihan sa atin ay may mga trauma sa pag-ibig dahil po sa mga naging experience natin sa ating nakaraan. Mga trauma na nagbibigay sa atin ng takot at pumipigil sa atin para maging lubusang maging masaya. Kaya kung sakaling makakilala tayo ng tao at ipakita sa iyo na hindi kanya sasaktan ay huwag mo nang pakawalan ang taong ito. Bihira sa tao ang mapagpasensya. Bihira sa isang tao ang handa kang unawain. Kahit ikaw mismo ay hindi mo maintindihan ang iyong sarili. Kaya habang hindi pa huli ang lahat ay baguhin mo na ang dapat mong baguhin. Kung ipinapakita naman ng taong ito sa iyo na mahal ka niya, ay magtiwala ka lamang sa kanya. Lalo na kung meron na siyang isinakripisyo para sa iyo. Dahil ang totoong pagmamahal ay nagsasakripisyo. Huwag mong pairalin palagi ang iyong pagdududa.
Pakinggan mo sa pagkakataon na ito ang iyong puso at kung ano ang nararamdaman nito. Sabi nga, normal sa isang relasyon ang magselos, ngunit kapag naging sobra na ay hindi na maganda at pagugutan pa ito ng samut-saring problema. At hindi lahat ay sasaktan at lolokohin ka. Malay mo, siya na pala ang taong nakalaan para sa iyo at baka sa huli ay manghinayang ka lamang kapag siya ay nawala na para sa iyo. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories, Papa Dudut Stories.